Okay po ba? Elise, pwede ba kitang kausapin? Yes ma, ano po yun? Kano mo kamahal si Bert? Sobra. Musika sa tenga ko yan. Alam mo, mahal ko yung tatay niyan si Bert. Pero nung sinilang ko si Bert, doon ko nalaman kung paano talaga magmahal. Masaya ako sa nangyari sa buhay ko. Pero mas masaya ako dahil maiiwan ko siya sa isang babaeng naniniwala din sa kanya. Ma naman. Elise. Hating gabi na ako. Huwag kang malungkot para sa akin, ha? Masaya ako, maniwala ka. Palambing naman habang mainit pa. Hindi ko na inabutan si Mama nung araw na yun. Sinundo na siya ng tatay at lola ko. Di nga, seryoso ka ba, Tol? Oo nga! Why not? It's not a not. You know, ah, maganda na. Mabait pa. Tsaka, Tol, virgin pa yun. Oo. Oo, sobrang crush ko talaga yung dati pa. Diba gorgeous? Nakita mo naman eh, diba? Oo nga, kaya lang kasi, Tol, pinsan mo yun ah. Oh, hindi ko pinsan yun ah. Second cousin. Iba yun. Para kasi ang dumi, Tol. Okay guys, right? Let's start with marching. Come on, right, left, right, left, right, left, and reach for the stars. Yeah, left, right, and now we're gonna go down low and feel your glutes. Coach talaga. Yung heart rate ko talagang may tibo kayo. Sarap naman ito. Ikaw gumawa nito? Mm-hmm. Well, actually kaming dalawa ni Bert. Kasi, sa sobrang hiling naming dalawa mag-ice cream, nahihilig na rin kami mag-experiment sa paggawa. Mm-hmm. Ang maganda dyan, kahit na kumain ka ng madami, okay lang. Kasi non-fat sweetened condensed milk ang ginamit ko dyan at low-fat milk. Sa halip na whole cream at milk, di ba? Kasi yun usually. At walang itlog yan, ha? Wow, healthy naman ito. Kaya naman. Lisa, Ginsan. Yeah. Ano ba okay na ito yung negosyo? Yung okay pasukin, liban sa'yo. Joke lang. Gago? Maray ko sa'yo. Pwede ka naman magtayo ng kahit ano. Pero ako, wala akong balang kong negosyo. Ah, magtayo. Tulungan mo akong magpatayo. Lisaan! Nagsimula ako magbenta pa isa-isa. Patagupan nung una baka magkoproblema sa opisina. Nung tumagal, pati ang gwardiya nakikibili na rin. Ang bilis kumalat ng balita. Nung nalaman ng boss ko, akala ko sisipain pa ako sa opisina. Nabalitaan niya mula sa mga kasamahan ko. Hanggang sa pati siya, naging suki ko na rin. Hanggang pati ang mga kumpare niya, nakibili na rin. Hanggang sa umabot sa puntong mas malaki na ang kinikita namin ni Elise sa ice cream kaysa sa mismong pinapasahod sa amin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Hanggang sa maging tuluyan na naging negosyo ang ice cream namin. Ipinangalan naming Josie's. Ito na yung gawa
isa sa mga kaibigan ng boss ko, si Sir Midel, na naging interesado makisosyo sa negosyo naming mag-asawa. Nag-aalok siya ng pera, pero tinanggihan namin kahit medyo malaki. Di ko alam kung bakit gano'n na lang siya mangulit. Pero linggo-linggo, nagpupunta. Dumating sa punto, di ko na siya natanggihan sa sobrang laki ng inalok niya. Kaya ayun, nagkaroon kami ng kasosyo. Kung ayaw mo pala kumain ng hotdog sa apunan, sana sinabi mo sa akin para hindi hotdog ang niluto ko. Hindi ko naman sinasabi na ayaw kumain ng hotdog. Masama ba nahihayaan kita sa labas? Yun lang. Umiiral na naman ang pagiging magastos mo eh. Alam mo problema sa'yo? Lumalabas yung pagiging batanggenyo mo, akala mo hindi naubos ang pera. 1/4 batanggenyo lang ako. Alam mo, bala ka. Kain ka sa labas, kain ka mag-isa. Basta ako, ubusin ko tong hotdog. Hindi kita titiran. Baba mo yung hotdog. Basahin mo to. Ano yan? Basta ibaba mo yung hotdog kasi baka mamaya mabilaukan ka. Basahin mo na lang. Hindi na uli kami kumain ng hotdog sa hapunan. Hey Edgar! Oh. Umalis na kami ni Elise sa mga trabaho namin. Pareho kaming namamahala sa ice cream namin. Hindi namin inaasahan na marami palang mahilig sa ice cream na ayaw tumaba. Saan niyo tong Josie's? Pero... Pwede may ice cream pa. Gagawin kong baon bukas. Basta yung kaya mo lang ubusin ha. Ate, pwede naman tayong bumalik. Ate, pwede po panagdigan ng sprinkles. Tapos po ate, ano po, panagdigan po ng scoop yun. Tapos po ayun po yung house of nuts, panagdigan po ng choco ate yung madaming madami. Tapos po ate yung ano, yung parang may rainbow, yung ano dun sa flavor. Yung ano, yung chocolate nuts, panagdigan ng sprinkles yung madami, nagbabaha ate. Tapos meron kayong nuts ate, yung madami din ate. Meron. Meron kayong nuts ate. Opo. Sige, thank you. O, tama na yan. Wala ka naman pambayad. Sa'yo naman to eh. Kung ano magbayad? Eh, ito naman lang! Saram mo mabuti niya eh! Saram mo yun, saram mo yun. Lugit, lugit. Sino ka? Papakita ko sa iyo yung aking mga konting inaalagaan. May ilang panabong. Tapos doon sa gawiron, meron pa akong mga alagang mga pato. Mm-hmm. Pwede nang mabili yung mga yon kung tutusin. Ah, talaga ho? Oo. O nga pala, Bert, papasalamat ako sa iyo. Hinatid mo rito yung bata kanina. Ayos lang ho yun. On the way naman ho. Eh, hindi kasi kita namukhaan kanina eh. Sa inyo pala yung ice creaman dyan, ho. O baka gusto mo ng kape? O yan, timpla ka na lang, ha? Sige. Mahala ka na. Siguro ang yaman nyo na ngayon, ano? Abi, magkano kinikita nyo doon sa ice creaman nyo? Sapat lang ho. Sapat lang? O hindi mo natatanong, dati akong secure. Baka kailangan mo ng mga dagdag na gwadya para bantayin yung mga milyones ninyo, di ba? Eh, patawag mo na! Ano yan? Ano yan? Anong ginawa mo? Tumayo ka dyan. Tignan mo nga kinalat mong yan, ha? Hindi ka na nahiya sa bisita natin. Ano ka ba naman? Tito, ha? Tama na po. Nakakaya sa bisita natin. Hindi ko naman po sinasabi.
brilliantit na bisita to, ah! Ha! Ha! O ano? Ha? Kala mo? Dito! Hmm. Dito! Ano? Ha? Kala mo ba? Dito! Dito! O ano? Ayan mo! O ayan! Ayo! Ito pa! O! Dito na doon! Dito na doon! Ano? Ha? Pinagod mo ko. Kala mo ha? Halika nga dito! Ito pa! O ayan! O! O! Sama! Ito pa! O! Ano? Ano? Lalapa ka? Sige! Laban! Hindi niya akong sinasaktan. Dapat nasanay na ako. Pero ang hirap-hirap kasi talaga. Na kahit bawal ako, umiyak, umiiyak pa rin ako. Mas lalo siya nagagalit sa akin. Sinasaktan ka pala niya eh. Wala ka bang pwedeng pagsumbungan? Si Miss Maritel, yung mga kaklase mo, ayoko na mawala ng magulang. Palagi nila ako pinagpapasapasahan. Gusto ko maging normal na bata. Gusto ko! Halika na.